Welcome to Kyoto. Jogja. Ohayo gozaimasu. Today is January 9, 2023. And it's 1 degree right now. 1 degree. And 5:44 a.m. Papunta kami sa may Shinkansen station para pumunta sa Kyoto. So, gamitin na yung ano ba yan? JR Pass. Sadya, nandito na kami sa may Shinkansen papunta ng Kyoto. So, bibili muna kami ng pagkain kasi pwede mo siyang kainin sa may Shinkansen. Kasi wala pa kami ding breakfast. Po na kami sa seat namin. Kain na kami ng breakfast. Ang tao. Ang tao. Pwede yata yung first time na train eh. Welcome to Kyoto. Jogja. Nandito na kami sa may arashiyama. Arashiyama bamboo forest. Ilang tao? Wow. Walang sana, humans. Isa lang si tatay. Tapos ang temperature ay 1 degree pero feels like 0 degree. 1 degree feels like 0 degree dito ngayon sa may Kyoto. Sayang din nag-snow. Pero okay din. May chance pa hanggang mamayang gabi. Kailangan mag-snow. Pero super lamig. Ito na. Hit pop. Medyo mahaba-habang lakaran yung sa may bamboo forest. Simula din sa binabaan namin. Though mayroon ng mga bamboo kami nadaanan. Hindi pa yun yung mismong spot talaga. Ito na yata. Nandito na ako sa malalaki talagang kawayan. Tada! The ever famous bamboo forest. Hingal na agad, wala pa. For the hiking. Pataas din kasi siya. Medyo pataas din. Agad. Feeling ko anytime may makikita tayong panda. Panda. Kasi bamboo. Tapos na kami mag-picture taking dito sa may bamboo forest. Doon yung pwesto namin. Tapos ito yung background. Shaja. Sobrang lamig. Mas maganda talaga pumunta kayo dito ng mas maaga. Kasi tingnan mo walang masyadong tao. Oh. Wala pa siyang tao. Nasa trip na kami papunta ng Fushimi Inari.
Babalik lang kami dun sa binabaan naming train station kanina. JR line pa rin siya. So kasama siya dun sa bus namin. Editan ko. Nandito na kami sa may Fushimi Inari. So, good luck kasi ang dami ng tourist din. Hi! Dami ng tao. So, medyo tinahali kami. Pero, okay na din. Sige talaga buhay. Ito na kami sa loob ng Fushimi Inari. Ang daming human. Ang daming tourist na kasi ano oras na? 9:30 na. So touristy na talaga. Dito na kami sa may tour gates. Ito yung sikat na picture taking spot. Kasi meron siyang 100 ba 1,000 tour gates na sunod-sunod. Yes. So, tapos na kami yung picture. Tapos sabi, itong place na to, Fushimi Inari, no? Open siya 24 hours. So, pwede rin kayo magpunta ng late night. Pero, parang eerie na yung feeling. Parang nakakatakot na daw yung feeling kapag late night na kayo magpupunta. Pero, open siya 24 hours. Yan. So magta-try kami dito sa may parang wishing something. So ang gagawin ay maghahagis ka ng coins, tapos bow ka ng 2 beses, tapos wish, tapos clap ka ng 2 beses, tapos bow ulit. Yun. Gagawin na ni Ralph. Yan, medyo naligaw pa kami ng very slight kasi may inikutan kami na wala lang, 10 ray lang namin dun dumaan. Tapos parang napahaba yung ikot namin. Tapos ngayon, di ko na sure kung nasaan na kami. Pero puro mga shrine yung nakikita ko. Ito. Iba-ibang shrine. Maliliit na shrine. Ay, pusa! After ng isang dekada, nandito na ulit kami sa main shrine.
Napakalayo ng inikutan namin, parang naikot namin yung buong ano. Buong place. Ayun na, napakadami pa rin tao dito. Sobrang daming shops dito. Kakabudol din bumili. Ano yan? So may binili kami dito sa stall. Worth 150 yen lang. Di namin alam kung ano. Pero feeling ko, tofu skin siya. Tapos may rice sa siya loob. Hello. Nandito na kami sa May Gion District. Gion District. Tapos mag-ano muna kami, Ichiran, kasi may malapit daw na Ichiran. Baka mas konti yung tao dito. Yes. Yun. Huwag kayong maniniwala kapag sa Google nakalagay 10 minutes walk, 5 minutes walk. Kasi siguro mga doble nun yung lalakarin. Siguro pa mga Japanese walk. Huwag mabibilis maglakad siguro. Pag Pinoy, times 2. Eksena yung basang ingay. Pag Pinoy na ano. Kasi sabi 9 minutes walk, kanina pa kami naglalakad. So nandito na kami sa May Ichiran. 20 minutes waiting time yata. Yan. Kain muna kami. Success! Yeah. Nakabili na kami ng yung order at ticket. Pagdating niyo doon sa may ano, doon may pipindutin lang kayo. Pera muna, tapos pipindutin niyo na yung order niyo, tapos may lalabas na ticket. Tapos pag okay na sa yan ticket, sa ilalim nakalagay doon change, yun na yung pipindutin niyo. Yun lang. Tapos pipilan na kayo. Gato gozaimasu. Again. ありがとうございます。預かりいたします。ありがとうござい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 ます。ありが
po na pwede nyo fill upan. Tapos, tatawag kayo dito kapag kailangan nyo sila. Tapos,
meron din silang mga ganito, like I'm leaving a seat for a moment. Yan. Para talagang customer friendly talaga. Yan, let's wait. Arigato gozaimasu. So, umiikot-ikot lang muna kami dito sa May Gion District kasi malaking place kasi to. Kada street may makikita kang something. Malapit na kami sa May Hokanji Temple or ano yun? Yosaka Pagoda. Yosaka Pagoda. Doon na siya. Somewhere dyan. Natakpan na eh. Ayan. Tada. Nandito na kami sa May Pagoda. Ay, naku. Ang paa ko. Diyos ko, Lord. Sakit na. Sabang sakit na ng paa ko. So, dito na kami sa May Starbucks sa May Kyoto. Yung design niya is parang yung design is parang yung old house. Table first daw kasi crowded daw. So pag wala kayong table, umuwi na kayo. Okay, so nakahanap na ako ng pwesto. Order na kami. Ang in-order ko ay matcha frappe. Tapos in-order ni Ralph, ano to? Yuzu peach iced tea. Tapos strawberry cannoli. Strawberry cannoli, double chocolate donuts. Tapos na kami sa May Starbucks dito sa Kyoto. Tadyan! Dito kami sa May Pagoda. So, dito mismo yung famous IG spot niya. Dito kayo pupunta sa May gilid. Kung hindi winter dito, itong puno na to may cherry blossoms yan. So dito yung spot na may cherry blossoms, tapos cherry blossoms, tapos andun yung pagoda sa likod. Dito pa rin kami sa Kyoto, tapos may nakita kami Japanese chopsticks. Kasi ako, bumibili ako ng mga chopsticks sa mga Asian country na pupuntahan. Pero ginagamit ko din. Tignan nyo to, oh. Ito, mga ano siya, patungan ng chopsticks. Nilikit. Medyo mahal din, oh. Ito, 3.30 yan na. Yan.
Welcome to Kiyomizu-dera Temple. Chajan. So, ito na yung Kiyomizu-dera Temple. Kiyomizu-dera Temple. Mag-roam around kami. Samahan nyo. Malapit lang siya sa Yasaka. So, nalobat na yung camera ko. Dito sa may Kiyomizu-dera Temple, may bayad siya 400 sa adult, 200 yen sa child. Para makapasok kayo dito. Mm-hmm. Gusto namin umakit sa taas. Yes, para makaakit ka sa taas. So, nakapag-picture na kami doon sa may sulok. Tapos, yan yung background niya. Yung templo. Ito, yung background. Yung temple. Dito, yung fountain na iinumin nyo yung tubig. Ayan. Hindi ko na-research kung bakit iniinom yung tubig. Pero dito yon. So, naalala ko na yun dito. Nagsisimbolay siya ng wealth, health, at saka love or wisdom. Yun. Tapos, mamimili ka lang ng isa kasi sabi ng mga gods, huwag daw greedy sa mga bagay-bagay. Yun. So, mamimili ka ng isa. So, choose wisely kung anong iinumin nyo. Most sa mga namimili ay wealth. Kaya dun tayo sa wealth kasi everything follows. Everything follows naman kapag may money. Naging practical. Yun. Ito try namin itong pickle, cucumber pickle stick, lemon flavored. Yan. Kung masarap. Kasi ang dami bumibili. Price lang. For 250 yen. Pumunta dito ng sunset. Pro tip, maganda dito pag sunset na. Kasi maganda yung tama ng araw. Yan lang. Ayan, nag-bus kami papunta Kyoto Station. Kyoto Station. Tapos doon tayo mag-shinkansen. Doon kami mag-shinkansen. Try lang for the experience. First time mag-bus in Japan. Mali yung nasakyan naming bus kanina. So may binabaan kami. Tapos, may nakita kaming ito, pumasok kami. Tapos sa loob niya, parang winter festival. Yung sa mga anime, ganda. Jinja ulit. Nandito pala kami ngayon sa Yasaka Jinja Shrine. Yasaka Jinja Shrine. Oo. Sabi nga nila, when you're on adventure, get lost. It's okay. Sino nagsabi nun ako? Saan galing yun? Naghahabol lang kami ng bus. Nakita niya to. Oo. Nakita ko lang. Sabi ko, sige, pasok tayo. Sayang naman. Ang dami pumapasok. Ang ganda niya sa loob.
Tadyan! Dito na kami sa may Kyoto Station. Ganda dito. Babalik na kami sa Osaka. So nag-try kami, andito kami ngayon sa may, hindi namin alam. Nag-try lang kami mag-explore. Kasi gusto namin okonomiyaki. Kasi yung sikat na bilihan na okonomiyaki, mahaba yung pila. Tapos nadaanan namin ito. Ayun. Yung menu niya, puro naka-Japanese, hindi namin alam kung paano. Pero yung staff naman nila, ano, patient naman sila sa mga ganun. Nakabil kami ng okonomiyaki, dalawa, tas coke na lang yung drinks. Yan. So yung order namin, okonomiyaki tsaka karage.